vlog ko ngayon is about ano. So, kagaya sa taxation, magdi-divide din ako ng igagawin ko tong part by part. But ang unahin ko lang is universal healthcare na tayo. Pero ang unahin ko is yung pagiging automatic member ng PWD na sa PhilHealth, Philippine Insurance Corporation. Well, okay, since nasabihan ako ni Sir, na itanong ko kay Sir Jaco Breunal na yung ano ng law, tama naman, nasa LGU kukuha ng information about PWDs na pwedeng automatically member na ng PhilHealth. Okay? Kasi, di ba, karamihan ng PWD, baka wala pang PhilHealth. So, okay, magandang objective, pero paano kapag medyo nahihirapan yung PDAW office kung malawak yung kanilang coverage? Hindi ko naman sinasabi na failure sila, but kasi di ba sa laki ng sakop ng isang LGU, which is marami rito sa Pilipinas as an archipelago, bakit hindi sila gumawa ng expedite process na since alam ng PDAW yung kanilang ano, baka para matrace yung iba, di ba? Baka ang PWD may registered business o under DTI, nag-training sa DTI yung PWD or MSME entrepreneur. Eh, ba't hindi nilang kunin yung kanyang information sa trade register? Di ba? Ba't hindi nilang kunin sa trade register yun? Tsaka dun mo rin malalaman kung may SSS yun, kung may self-contribution siya sa SSS. Di ba? Magkaroon lang ng memorandum of agreement. So, yun eh. So, gaya sa news ngayon, di ba? Merong ibinigay dun sa yung sa COA report daw, may binigay yung DOH na pondo transfer sa kanila without memorandum of agreement. Bakit hindi nila magkaroon ng memorandum of agreement na pwedeng ano, office to office? Okay, kung PWD yun at may self contribution SSS, or kung may business yun na MSME, ba't hindi i-trace to Philippine Business Registry? Para ano, kung ano yung makukuha sa PDAW, pwedeng kunin sa PDAW, pero paano kung may kakulangan yun para matrace lahat? Di ba? Kasi hindi naman lahat, ang kukunin lang is yung name at saka yung residence address eh. Obviously PWD siya, so anong registered PWD siya, di ba? So kung may MSME yun, kukunin doon. At saka para ang kukunin mo na lang na ano, ang kukunin na lang nila na ilalagay nila sa database ng PhilHealth is yung mga undocumented, yung mga wala pang ID. Kasi yung mga may ID, natural, nasa PDAW yan, pwedeng entrepreneurs yan, pwedeng SSS contribution yan. Kumbaga sa IT, meron kami tinatawag sa IT tsaka sa computer science na ano eh, na turnaround document. Kumbaga yung output ng isang opisina is input sa kabilang opisina. Na nabanggit ko na before, and parang ano lang ito, parang nag-exchange lang tayo ng message sa messenger. Limbawa,
ako, meron akong file na gustong ipadala sa iyo. Word document o Word document. Tinype ko sa Microsoft Word. Basta hanggang 10 megabytes, pwede sa Messenger. Okay? Papadala ko sa iyo through Messenger and pag na-receive mo, pwede mong i-download kung may computer ka. O, di ba? Kung may personal computer ka o laptop ka, pwede mong i-download. Parang ganun lang. Or, kung hard copy yun, pwede yung office to office, nasa kabilang building lang, fax to. O gagamitin yung fax machine, parang ganun lang. So, hindi nalalabas ng LGU since nakalagay sa law, LGU yung ano. Hindi kasi natin pwede gamitin yung, except siguro pag yung ano na, yung BIR information kasi confidential yun. Anything that is within, that is related to taxes are deemed to be confidential. So, kasi diba lahat ng business, pag registered ka sa DTI, meron silang business name at saka yung pangalan ng may-ari ng business. Oh. Pwede nyo matrace kung PWD siya, lagay nyo na agad. Diba? I-verify na lang. Para ang kukunin na lang is yung undocumented, di ba? Kasi kung registered yun sa mga ganyan, eh considered meron ng documented na yun kasi lumabas yung pangalan niya sa mga database ng gobyerno. Or in that case, pwede sa Social Security System or sa Philippine Business Registry. O dun sa Philippine Business Register. So, yun lang ho. Suggestion lang naman, opinion ko lang naman to expedite yung information gathering about PWD special inclusion. So, yun lang ho.